Guys, it's still 2018, 2021, and it's already 10, a little bit of minutes past the hour of 10 in the morning in the Philippines. So may I continue what I was able to earlier record, and I was cut again in the middle. So with regards, guys, to the land problems, me as the founder of the Association of Landed Families and Entities of the Philippines, and as well as the executive director of that association, wants to report again my latest findings that some squatters reveals to me themselves the events that happened, no? In the course of time, in several years that they have been using our land, they were able to establish already, you know, foundation for their own families, you know, cars, education of the kids, etc. And right now, even people has given them trust, guys, you know, just because the owner is not there, just because the owners were not there, you know, even people in the barangay gave trust to these people, you know. Para bang may excuse na sila na mga masisipag. Masisipag for what? No? They were so industrious to what? To do illegal things? No. So this is the time, guys, to make a difference, no? To draw the line between the good and the bad, no? Also with regards to some lawyers, nakakalungkot naman, guys, na isa nga dun sa mga na I heard, I do not know, we don't have confirmation to this, that I heard lang in some chat rooms, no, talking about the selling out of the case of in the Supreme Court by the lawyer himself of the Marcoses, no. It's so sad if that is true, guys, no, na naghingi na ng bayad from the Marcoses, the real client. And at the same time, offered by the opponent, no, yung enemy, the plaintiff, offered and actually paid daw po the lawyer of Marcos. Something like that, something to that effect. So, we are having the same situation if it's true, right? If the squatters are saying the truth, that some lawyers went to them, and then, you know, made some investigation like that, and like nagkakasama-sama sila, they were able to be with each other already, no? And then nagkaroon sila, they were able to establish friendship, no? So loyalty check, guys, to your duties, no? Loyalty check to your duties, and the strength and courage to stay away from extortion, no? And especially sextortion. So all of this, I could not even identify right now the particular lawyers, no, who went to our farm. But one sure thing that I was able to talk with is the POW lawyer. So I am sorry, attorney, but all of this news reached my hand. I am not there. I don't have CCTV camera there, etc. Pero this is really the era of loyalty check to your duties, loyalty check to God, to your service, no, to your work and task. Kasi guys, if you are really, you know, duty bound, and you know, you are really loyal to the Lord God, you are loyal to the pledge for which your profession calls for you to, no, etc., especially your loyalty to God, no, and to the agency, the objective of the agency to which you are working in. We don't need to have CCTV cameras. We don't need to have the complainants be there with you. We don't need to allow our superiors to check on us, but we do them to the best of our abilities and strength, no, in the call of the time to do our jobs, no. So, nakakahiya, guys. Those people you had illegal shenanigans with, later on, they are gonna squeal up. Kasi, guys, tingnan mo yung logic dun. Aanga-anga din yung mga nako-complain, diba? Pero, with the pressure
in the time, hindi ko rin sila masisisi, guys, no. Pagtakot naman talaga yung tao, mag-o-offer yan ng kung ano-ano just to make lusot, 'di ba? Just for them to get away with the situation. Of course, the psychology of it is that they're gonna offer anything under the sun, no? Even their bodies, they would, no? So, attention po, tamaw and bulaw, and kung sino pa man po dyan mga squatters, no? Nakakahiya naman po kayo, kahit pa 20 taon na kayo dyan, 30 taon na, yumama na nga kayo sa lupa namin, hirit pa rin kayo ng hirit, no? And in the end, kakararsilon po kamo kayan. We are gonna put you in prison in time, no? So anyway, guys, so yung po ang mga nakakarating sa aking balita, na sila-sila din po ay nagre-reklamuhan na. Nagkakayabangan, but at the same time, you know, ang bottom line kasi dyan, guys, everything will zero in pa rin, na kahit na anong napagkaisahan ninyo, nagsama-sama kayo sa motel, nagkabayaran kayo, still in the end, it would zero in to the fact that you are illegal users of the land, no? You are still squatters. You have built illegal structures on our land. You are trespassers. You have forcibly entered our land even like 20 years ago or so, no? Everything would still boil down to that fact. No, it did not solve your problem, no? You who have extorted to this mentioned perhaps investigators or to any agency in the government for that matter. Or ang mahirap pa dyan, squatters, kung hindi naman talaga yan galing sa gobyerno. Merong ganong possibility, eh. Diba? Malay mo, hindi yan abogado. Diba? I've already told you that I was able to know that the group of Alan Balane, no? Alan Llorca Balane, no? My ex-boyfriend, who is also a loyalist of the Robredos, no? Loyalist po yung kan mga Robredo up until now, and I heard he is a hitman, no? Ibig sabihin, may mga murder cases po yan, no? I'm not sure about it, but to be investigated po. They have been using those tactics, guys, no? They are even making letters to harass people, but in the end, they are not really lawyers. Meron din pong ganun. Pero kung lawyers po kasi, I am calling the attention, of course, of the Professional Regulations Commission. These people need to be disbarred, diba? And of course, the ILG, Commission on Audit, I know that in the Commission of Audit, we should not be only auditing financially, no? So process audit is most important, because in the process audit, actually, if they are sound, no, with the system, the logistics of any government agency, the financial soundness of its use and the results as stated in the financial reports is most likely also to be sound, no? So process audit, ano yung mga ginagawa, what are the protocols done and what are the protocols violated, no? So nakakatawa lang kayo mga squatters, no? Bira din kayo ng bira. You try a lot of shenanigans, no? Tactics, strategies, fooling and trying to deceive the owners, but everything would still rest in the fact that it's not yours, no? Kahit papunit-punitin nyo yung mga mapang nasa local municipality of Miloor na mga maps daw, yun po ang narinig ko, may mga pinunit daw po. Sa isang banda daw po ang sinasabi in one area was that they wanted to rip it off because there were really people daw who paid up, no, para malagay yung pangalan nila doon. Sa isang banda naman, pwede namang pinunit yun. Ang narinig ko po from the group of course, Mayor Reyes, no? Who has been using our land already, no? Naglagay po ng gravel and sand doon, etc. At nagkaray pa po ng mga kasama. At nag-build ng struktura. Ang laki po, ang dami po. I'm calling on really the regional offices for this one, no? At ako pa po yung ine-expect na
uupo daw bilang OIC mayor. Wala naman ako dyan pakialam, mayor. Kung hindi naman ako elected official, hindi po ako hayok na sasabihan nyo lang ako ng ganyan. Samantalang ang dami nyo na pong ginawang masama sa private land namin, sa assessor's office daw po. At saka, pauupuin mo ang ibang tao kung sasawala ng pondo. Yung po yung napag-alamanan ko po, wala na daw pong pondo yung Municipality of Miloor because they have been used to for illegal structure of buildings, no? In the midst of pandemic, okay lang po kasi yung sa national level, no? Not really to take sides so much on President Duterte, but may budget po kasi talagang nakalaan doon sa build. Okay lang po yun na pagpatuloy. What is most dreadful is that in the local area, Municipality of Miloor is 1-6 class. Very low class po. So it means to say, of course, we are not first class, no? We don't have such revenue and, you know, budget for the municipality. That should have been just focused on the basic needs of the people, no? I have been saying all of this, na even the basic water is really a shot, guys, no? You could see it in my skin. Ako po mismo ay biktima. Kung pwede lang na meron ng environmentalist talaga who will be concerned enough, I am one victim of the kind of water that Miloor has, no? Ayan po, hindi man lang po nabigyan ng mga attention, and you could see that there are buildings built by this Reyes governance po, no? May mga buildings built on my land. Even po sa sentro ng Miloor, makikita nyo po. At yun nga po ang napag-alamanan ko na nagsasabi daw si Mayor, ito sa akin na building, yun naman ay sa'yo, Vice Mayor, no? All for personal interest, people, no? So, parang akala nila matutuwa lang ako, who is the owner of, one of the owners of the land na inanap nila. Parang akala niya matutuwa ako pag nalaman ko na I am being considered to be an OIC. What? To clean up their mess? And then no budget any longer, guys. Sulok pa ng gubid yung opisina. No? Ayan, up until now pati, inaantay ko rin yung ano, tawag nila. So, everything is a hoax naman talaga. And in my end, I am not really ready, like, you know, to take up and clean up their mess. No? Kasi ganun ang gagawin. Nagparalaro, no? Nagparagribonin kung ano-ano, pagkatapos wawala itong tanganing maapis itong taong nakakaaram talaga na agrabyado, arog sa kuya. Gusto niya magtukaw ako duman. Magibon na kan mga dae niya ginibo, malinig na kan mga kung anong niyang giniribong kasalan duman, na mayo pang kwarta. No, sisay ka. No, you are trying really to mess up with the law. So we could really see the abuses there, and your link to the communist rebels that does not respect the law. And another thing, guys, no, this is really pasabog ng information forwarding to all of you for free. For free. I heard that the government is really considering, thanks be to God for the benefits given to my land, and we well deserve them, no, in lieu of our, you know, at least we are struggling so much to be good citizens, and in fact we have helped so much the society, guys, no, not to brag about it, but God wants me to say all of these things in time, no, that it has reached billions of pesos at least in the Philippines, for which we have given back to the society what we have worked for so much, no? Every peso po na binigay namin sa simbahan at sa society as a whole, in the universities, may mga scholars kami, etc., donations, no? Secretly, we are not known for this one. Pinaghirapan po namin yan because legal po yung mga operations namin. We don't have illegal operations, no? Because sometimes it's easier to, you know, donate because you had easy money. At iba naman po yung example, yung mga cash games na yan. It's different, no? It's still legal. Pinaghirapan din yan. And even lottery po, of course. Lotto, sweepstake. They are
very well legal, no? But when we say corrupted, ibang klase po 'yan. So, gusto ko lang pong ipakita sa inyo na ang gusto ni God dito, no, sa aking pagkuda-kuda dito, no? Ang gusto pong ipakita ni God ay hindi ko ipagyabang yung mga bagay na nasabi ko, kundi sabihin yung totoo, guys, na may pamilyang kinaya. Hindi lang naman po kami, no? It's not only us. Make us as one example lang. Hindi naman po perfect yung all of the members of our clan. Pero at least po, with regards to the wealth that we have, even the lands, I want you to know that we were able to make it, no? To have all of this in the most legal way possible, no? Kaya po, no? Kayang yumaman yung tao na hindi nagkukurakot, hindi gumagawa ng illegal, no? All the way. Yung po ang gustong ipasabi ni God, no? Para po ang nakikita ko dito sa wisdom ni Lord God is that gusto niya ipakita na meron talagang pamamaraan, no? May mga taong na kayang gawin yan na hindi po kumakapit sa patalim, no? When you say kasi kumakapit sa patalim, you go for that anyway, any which way, basta ma-achieve ko yung objective ko, no? Na ang sinasabi nga niyan lagi noon ni Father Giancarlo, the means does not justify the cause or vice versa, no? So dapat yung means and cause and effect must be in the legal and good manner and way, diba? So hindi mo pwedeng sabihin na may nakuha kaming ganitong goods, profit, pero yung pamamaraan naman is illegal, no? So this is really an invitation to people na no matter what, i-try nyo pa rin gawin yung mga bagay-bagay sa legal na pamamaraan, no? Professional man kayo, lawyer man kayo, etc., CPA, accountant, auditor, banker. At the end of the day, guys, mananamnam nyo yung profit that you have earned, piso man yan o 1 billion, 1 trillion. If you have really, you know, done your best to earn them, and in accordance to the will of God. In accordance to the will of God means hindi illegal, so legal, no? Mandatos ng batas, budgeted, allocated, etc. No? Masaya, guys. Masarap yung pagkain pagka ang binibili mo dyan ay sa legal mong paraan nakukuha. Naaawa nga ako, guys, sa mga nagpo-prostitute, no? Meron naman talagang mga nasadlak lang, naging biktima lang, guys, ng situation. Meron po ako mga nakikita na kinakaawaan ko rin na kung meron din akong pera nga. Lagi na lang tayong ganyan. Kung may pera lang, tutulong tayo sa mga taong ganyan. I could remember right now, my co-founder for the Association of Landed Families and Entities of the Philippines, na isang landed din sa Negros, he told me that before, he used to be an executive with Ayala, I think Ayala Finance and Leasing Company under the Ayala Group. So, same Ayala Group po kami. Ako naman before, I was with Ayala Land Incorporated in the commercial divisions, no? In the accounting unit. So, we are in the same group. And I think he is even a distant relative pa of the Spanish Ayalas, no? So we are all Spanish Filipinos. So he told me before that he used to help prostitutes, guys, no? That time he was still an executive. Mayaman po sila, no? He was sporting a, you know, sports car. Executive that you could find in Makati. Buti pa po ako, kahit branch accountant na ako before sa Makati, and even as a student in the Asian Institute of Management, I still was able to live a simple life. No car, ganyan. Pero sila talaga was able to experience, guys. He is a well-traveled person. No, talagang mayaman po yung pamilya nila, malulupa. But something happened to him. I do not know exactly what. No, he is living a life of poverty and simplicity in Naga City. So if you happen to see people in the street, guys, do not misjudge. Baka mas mayaman pa yan sa'yo in asset. Dahil talagang malupa yan sa Negros, no?
recently nga pinadalhan siya ng cellphone ng anak niya. Nakita ko naman yung anak, ang gwapo-gwapo, nasa I think Canada. No, hindi ko alam kung bakit, ano yung pinaglalaban niya that he has to be away and to be in the street of Naga City. Kaya wag po kayong magmamalinis. Wag po kayong magmamata pobre. Kasi baka yung mga nai-encounter nyo sa street na beggars, mas mayaman pa po yan sa inyo noon. Up until now, kasi yung assets niya is really mahal. I've been praying for Kuya Robert, no? Kung ano yung the best kay God, na the best for him to be done. Na isa rin po yan na gusto ko sanang tulungan, kaya nga nagkukumahog ako for the cash game sana. Kasi isa rin siya sa gusto kong tulungan, guys, no? Kasi naaawa naman ako. Imagine, naiiyak po ako sa mga ganyan na dati nasa Makati, ganyan, marangya yung pamilya, pero ganun ang nangyari, no? Napadpa dito sa Naga City, and he has been a beggar here. I do not know for how long already, pero nakakaawa po talaga. So, if I have extra money and time, I do visit him. But I promise po the Spanish-Filipino community, if everything would be well already, I want to be active, no? To help out Spanish-Filipinos who are in the situation like him, no? And also, the Association of Landed Families, no? Landed families who has been victims, no? Of oppression by these commoners and peasants. And especially those who are linked in the communists, no? Who hates us so much. Na kung susumahin naman, guys, may price kaming sa pagbili and obtain ng mga lands. Hindi po yan libre. So, ako po, in-encourage ko po kayo, if you want lands na libre naman, ang laki-laki po ng panikwason, ang laki-laki ng mga bukid, wag po yung mga pribadong lupa ang punteryahin nyo, kasi isang katutak po ng kaso ang aabuti ninyo. At ayan, kayo din mga squatters ang nagre-reklamo na mauubos din yung naipon nyo out of your lootings and, you know, illegal farmings on my land. Mauubos din, no? Pinababayad po nila sa mga taong pumupunta doon. Na unang-una, guys, hindi nga natin alam kung totoong mga abogado yan. Hindi natin alam if they are really government servants, no? So, I'm qualifying already that one, that possibility na ganun po. Pero, ang nakikita ko dito, yun na nga, ayaw makipag-usap nila Tamaw ng mahusay. I tried to talk to him, to her already. Naku! Nagmamalita, guys, kasi yun na nga, may mga nakausap ng abogado, feeling nila yun ang dapat na ipi-please. Mind you, squatters, tomorrow, kung totoo man na they really came from the POW office of Naga or in any government office for that matter, trying to solve problems and issues of the land, think, kung nagbigay ka ng 1 million doon, bukas makalawa, kung nag-resign yun, you cannot contact that person any longer. They cannot vouch or defend you or protect you in any manner, guys. No? In fact, another case po yan, na nagsuhol kayo. Diba? Kaya it's really a stupid big mistake, a stupid decision you have made there. At kayo-kayo rin ang nagre-reklamo sa akin. Ano bang ginagawa nyo sa akin? Para na akong nanay, lola, no? Ako na yung agrabyado, isa na ako sa nabibiktima ninyo. But in the end, if your samahan becomes sour, ako pa rin yung napapadalhan ng mga messages, no? So, yun, think mga squatters, kayo mga mahiling magsuhol, ano ba naman sa owner nyo or sa nagko-complain nyo ibigay yan nang makasettle kayo? Ulitin ko, guys, to the extreme, nagbigay ka man ng kotse, 1 million, limpak-limpak na bigas, na imbis na binayad mo na lang sa owner, tapos-tapos sana yung case at problem. Dumami pa yung problema mo, kasi tinakbuhan ka ng abogado, pwedeng abogadong totoo, pwedeng abogadong galing sa POW, or pwede namang hindi yun abogado, nagpanggap lang na galing sa POW, nagpanggap lang na investigador, or pwede namang totoong investigador, nagpanggap lang na police, or hindi naman totoong police. Ang bottom line dyan ay naloko ka, diba? At in the end na magko-complain ka, ikaw pa yung pwedeng kasuhan for extortion and sextortion, you know? So in the end, guys, ang winner talaga dito ay kung sino yung totoo, legit
genuine, hindi peke. Natatawa lang ako sa inyo guys, no? Imbis na binigay mo na lang sa akin, sa owner, baka nabigyan na kita ng slice of land na lang dyan sa awa sa'yo. Diba? E di legit ka na dyan, hindi ka na squatter. Imbis guys, yung inipon niya, galing sa lupa namin, pinambayad, pinangsuhol. Diba? Imaginin mo kung limang abogado kuno ang pupunta dyan or limang investigador, di pasuhol-suhol mo yan dyan, paano-ano mo dyan, pagkatapos lahat naman na nag-resign. So, wala pa rin. Naku guys, wala talaga kayong lusot sa katotohanan, no? Wala man dyan yung owner, still, ipapareveal yan sa inyo ni God, natatanga-tanga kayo. In the end, nga-nga. Ano? Please nyo yung ibang tao, samantalang, di ba, si Lamia Flor, ay ganun na nga yung pagtutulig sa inyo dyan, na bakit anya kami ang piniplease ninyo, hindi naman kami yung owner. Di ba? Kasi in the end, it's still the decision-making power, is still with the owner. Kahit pa kayo dyan nag-isang dibdib na ng investigador at ng abogado, still, bottom line, is the owner. Trespassers pa rin po kayo dyan. Paano kung mangyari sa inyo, pero hindi naman namin pinaplanong ganyan. Kung ano nangyari sa mga squatters sa Hacienda Luisita, diba? Na minasakert. Tapos, mukhang hindi tayo makaalma sa ganyan kasi in the first place, trespassers nga po kayo. Tapos nang gugulo na kayo, nagnakaw pa kayo. No? So, yan lang po yung message ko sa inyong mga squatters, no? Learn the lesson. Ako pa yung parang concern sa inyo, di ba? Ayaw po pati makipag-usap, no? Parang assured siya sa sarili niya. Kaya pala, may sinusuhulan pong pulis daw, may sinusuhulang abogado, may sinusuhulang investigador na lahat naman yan, guys, hindi natin sigurado kung talaga namang abogado, pulis, o investigador. Diba? Or kung totoo man, mag-resign lang yan po, Mrs. Tamaw, wala na kayo, timawa na. Hanga-nga sa suhol. Tapos pag may nagpunta na naman bago, ibang panibagong suhol na naman. Imbis na ibayad nyo kay Martires or sa nagko-complain. Yun lang po advice ko sa inyo ha, yung mahilig magsuhol. Ano ba namang ibayad nyo dun sa kalaban nyo para hindi na kayo sinusumbong, hindi na kayo kinocomplain? Bayaran nyo po yung nagko-complain. Hindi yung ano, kayo naman authorities, masyado naman kayong mga oportunista, kung totoo nga yan, no? Hindi nyo sinasettle yung ano, kasi kung ako ang nasa posisyon ninyo, sasabihan kita, advisean kita, Mrs. T., imbis sa akin mo po yan ibabayad, na illegal nga po yan, ano ba naman ibigay nyo doon sa may owner? Pride po ang tawag dyan, guys, no? Ayaw magbigay doon sa nagko-complain dahil siya naman talaga ang naagrabyado at owner. Pride po ang tawag dyan. Meron ka naman palang pambayad, pang settle, but hindi mo pa idiretso sa dapat na intrigahan. At gumawa pa kayo ng mga intriga. Ayaw mo lang mag-intriga, gumagawa ka pa ng intriga. Learning and hoping that you could get away from it. So, at the end of the day, guys, you squatters na nag-extort at sextortion. Nga, the problem is still status quo. Nandun pa rin sa level and state for which it is. Diba? Dahil lang naman sa mga bad decisions ninyo. So, that's it. That's my advice for the day. Nga, okay? Suhol ka ng suhol sa maling tao. Ibayad mo na lang yan. Kasi sa owner, hindi yan suhol. Bayad yan. Magsettle na kayo. Magpirmahan. O di hindi ka na squatter sana. Pero, dapat namang halaga. Napakamahal po ng lupa namin dyan. Dalipay pa lang po ang alam ko, ang zonal value dyan is 5,000 per square meter. And along Almeda Highway, 25 reaching up to 100,000 per square meter po yan. Yan po ang pagkakaalam ko sa Brokers Association of the Philippines.